Samantala, kaugnay po ng namatang asteroid na biglang nagliwanag sa kalangitan sa Cagayan kanina hong madaling araw, kausapin na natin si Mr. Mario Raimundo, ang hepe ng Astronomical Publication and Planetarium Unit ng PAGASA. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, isang magandang umaga sa iyong mga tagapanood ng iyong programa. Balitang Hali po. Ano po ba ang ibig sabihin itong pagpasok po ng asteroid na pumasok po sa Earth atmosphere? Well, masyado kasing malapit ang naging period ng discovery at saka yung point of entry sa Earth na tinatawag natin 2024 RW1 asteroid. Mm-hmm. Now, itong nasabing asteroid na ito ay by history at saka sa data, ito po ay pansiyam. So marami po kasing klase ng mga asteroid na nandyan po nakalocate in between planet Mars and Jupiter. Mm-hmm. And then, yan po ay ang karamihan po dyan ay siyam po dyan ang talagang meron ng data. So, barit nakot hindi ak lamang po ang lahat sapagkat kadi-discovered lang, ipapasok na po pala. Ayun. And so, na-predict nila ang orbital period nito na dito sa Pilipinas, babaksar dyan po sa may northern tip ng Pilipinas. Kanina po prediction ay almost accurate sapagkat base po dun sa mga video na nakikita ko po ngayon na nagkarad niya sa mga Facebook, nag-uko po ito more or less mga 1240. Aha. So, yung po talagang tunay na nakita nila ay hindi po talaga mga defunct satellite. Ito po ay tunay na pumasok sa atmosphere. Ito po ang tinatawag nating asteroid. I see, okay. Pero sabi ho ng European Space Agency, no, ay dapat hindi naman dumangamba dahil harmless ito. Tama ho ba yon? Kasi nga po, ang karakteristik po nito ay explosion din in the high atmosphere. Ibig po sabihin, ang isa pong ganyang asteroid, o kasi ay meteors, ay sa taas lamang po yan, okay. Ay dahil pumapasok po sa atmosphere natin, ay nasusunog na. And so kapag ka po sa sobrang sa fusion, ay bigla po itong sasabog. Now, okay. Karamihan po dito ay halos hindi na po bumapaksak dito sa atin sa kalupaan sapagkat doon pa lang po nadudurog na, especially po pag ganyang maliit. Meron ho bang, sorry po, go ahead. At kung sakali naman po may makasurvive during that fragmentation, kasi nag-exhibit na siya ng terminal flash, no, bright terminal flash, ay kung sakali naman po meron po nakasurvive na fragmentation at nakuha po ng ating mga kababayan, ay ito po yung tinatawag nating meteorite, which is side out kasi ang tingin ko po, kung meron pong nakasurvive, maaari po sa dagat bumaksak. I see, okay. Pero may mga susunod pa ho kayang kaparehong event in the near future? Definitely meron sapagkat we have billions of pieces ng tinatawag nating mga asteroid around in between Mars at saka ng Jupiter. Kailangan po ay, siyempre po, yung pong tinatawag natin na near-Earth object na yan, ay ang tinatawag po mga Athens and Apollos. May mga Earth crosser po yan. Apo. And so definitely, merong there's a time na talaga minsan ay bibisita sa planet Earth ang mga iyan. Kaya lamang po siyempre, ang tanong po doon ay kailan. So ayun yan na po ang talagang pinagkutunan ng pansin ng ating mga astronomer. Maraming salamat sa inyo pong binahagi sa aming impormasyon, Mr. Mario Raimundo ng Astronomical Publication and Planetarium Unit ng PAGASA. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.